Isang araw, may matandang lalaki na naniniwalang hindi para sa kanya ang pagre-retiro. Ngunit ng isang araw, siya ay pinatawag sa kanyang pinagtatrabahuhan at doon niya nalaman na siya ay may pensyon. Sertipiko ng serbisyo at wala ng trabaho. Ngayong sa bahay na lang malalaanan ni Kibuka ang kanyang oras, siya ay napaisip sa kanyang kaibigan na si Yusuf na nasa Budo Country para magnegosyo. Bigla siyang napaisip na kaawa-awa ang lagay niya ngayon. Habang nagiinit ng tubig si Kibuka para sa inuming tsaa, siya ay naharinig ng tunog na paparating ng kotse. Nang buksan niya ang pinto, ito pala ang kanyang apo. Napakagandang sorpresa. Tuloy ka, mahal ko nga po. Tama-tama, naganda ako na maiinom na tsaa. Sandali lang po ako. Hindi po ako magtatagal. Tinignan ko lamang po ang katayuan ninyo at tinahan ko po kayo ng pasalubong. Napakabuti mo, aking apo. Ang iyong biglang pagbisita at may pasalubong pa ay lubha akong kinatuwa. Isang biik ang pasalubong ko po sa inyo mula sa farm school. Hindi na siya mapakain doon at napaisip ko na baka gusto niyong mag-alaga nito. Tuwang-tuwa si Kibuka at 10 minuto ang kanyang nilaan na oras para tingnan ang biik. Sinabi niya sa kanyang apo na gagawin niyang handa ang biik sa pag-uwi ni Yosefu. Ngunit habang kasama niya ang biik, siya ay nagdadalawang isip sa kanyang gagawin. Nang makalipas ang ilang araw, ang biik ay lumalaki na at malakas na kumain. Dahil dito, nangangailangan na ni Kibuka manghingi ng matoke sa kanyang kapitbahay. Narito po ang pagkain ng inyong alaga. Maraming salamat at pasensya na dahil naiistorbo ko kayo dahil dito. Ayos lang po iyon, naiintindihan po namin. Basta kapag po ay wala na kayong maipakain sa inyong alaga, nandito po kami. Ilang linggo nang lumipas, lumalaki na ang biik at tumadami na ang problema. Kapag nakukulangan ng baboy sa pagkain, kinakain nito ang tanim na gulay at kape ng kapitbahay. At napakalakas ng hilik niya na nakakapagpuyat kay Kibuka. Tinitiis niya ito at tuwing magtitilim na, pinapasyal niya ang baboy at naging ehersisyo niya din ito. Ngunit lang isang araw, sila ay papunta sa sangradong puno at isang dihinasang pangyayari ang naganap. Sagasahan si Kibuka at ang alagang baboy ng isang motorsiklo. Nang magising si Kibuka, siya ay natuwa dahil sugat lamang ang natangi niya. Nag-usap at nakilala niya ang driver na si Nathaniel Kigundu. At bigla silang nakarinig ng napakalakas na iyak ng baboy at pinuntahan nila ito. Nang madatnan nila ito, ang baboy ay naiipit ang leeg at tuluyan nang namatay. Dumating na si Musisi, ang hepe ng Gogombola. Kinuha niya ang payag ni Nathaniel Kigundu at nilapitan si Kibuka. Pinilit niya itong isakay sa kanyang sasakyan para ihatid sa bahay. Sir, mukhang hindi pa maganda ang lagay ninyo. Bukas na lang kayo kukunan ng pahayag. Magpahinga muna kayo. Pero hindi ko maaaring iwanan na namatay kong alagang baboy. Maaari po nating ilagay sa likod ng aking sasakyan. Kung ibig nyo po, mas mabuti sana kung puputol-putulin na ito ng matadero. Dahil hindi na ito maaaring magtagal sa klase ng klima ngayon. Ang nasa isip lang ni Kibuka ay kung saan niya ililibing ang kanyang alaga at hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na kainin ito dahil sa tingin niya ang pagkain sa napamahal na alaga ay isang barbarong gawain. Ngunit napaisip siya na bakit hindi niya bigyan ng bahagi ang kanyang kapitbahay sa namatay niyang alaga dahil sila din naman ang nagpakain sa nasabing alaga. Tradisyon kasi nila na ang mga alagang baboy ay aalagaan at papalakiin. Kapag umabot na sa tamang laki, ay ibebenta. Dinala sa Gogombola headquarters ang biik at pinahati ito sa aksaris na naroon.
sa mga gusto kumain ng baboy ay pumunta sa Gigo Gombola Headquarters bago mag-ikapito ng gabi bukas. Nang makauwi si Kibuka, hinilom niya ang kanyang sukat. Umupo siya saglit habang umiinom ng tsaa at maaga siyang natulog. Ito ang pinakamagandang tulog niya sa maraming buwan na lumipas. Dumating na si Musisi at tinignan ni Kibuka ang pata ng alaga niyang baboy. Napata sa kanyang kaibigan na si Yosefu at Miriamo. Ngayon ko pa lamang dadalhin doon. Ibig ba ninyong sumabay na sa akin sa pagpunta roon? Pumayag si Kibuka na makisabay at tinanggihan ng baboy na inaalok sa kanya ni Musisi. Nang sila ay makapunta na kay Miriamu at Yosefu, kinuha nito ni Miriamu ang pata ng baboy. Ang interest naman ni Yosefu ay ang detalye ng aksidenteng natanasan ni Kibuka. Si Musisi ay umalis na dahil kailangan pang dumulo sa isang pulong ng mengo, pero si Kibuka ay nanatili. Maraming napag-usapan si Yosefu at Kibuka dahil sila ay matagal nang hindi nagkita. Oo nga, mga magagandang alaala. Talagang napakahusay mo magluto, Miriamo. Napakalambot ng karne ng baboy na iyon, na parang isang manok at napakasarap pa. Totoo, masarap talaga ito. May ilang sandali na nalulungkot si Kibuka sapagkat alam niya karne ito ng mahal niyang alaga at masaya niyang kinakain ito. Ngunit sandali lamang ito at patuloy pa rin niya nilalagyan ng karne ang kanyang pinggan. Natatawa siya sa sarili at alam niya hindi na siya maglalakad tuwing hapon at sa halip makakatulog na siya ng maayos.